sa pakising sa umaga, iba kong nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kong nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Magandang umaga mga igan, narito ang mga unang balita sa araw na ito. Igan, kabilang isang criminology graduate sa tatlong na aresto sa operasyon kontra droga sa Quezon City. Nakuha sa kanila mga pakete ng shabu, marijuana at mga umano'y party drugs. Narito ang unang balita ni James Agustin, exclusive. Sa bahay na ito sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City, iginasa ang Baybas Operation labang sa tulak umano na isang criminology graduate. Inaresto siya matapos mabilhan ang operatiba ng shabu. Kasama umano niya sa transaksyon ang ka-live-in at yuhin, kaya maging sila ay inaresto. Ayon sa pulisya, isang buwan nilang minanmanan ng mga sospek. We consider this as a malaking transaksyon, considering na yung ating arrested na target ay siya ay nagbebenta ng ecstasy, nagbebenta siya ng kush, nagbebenta siya ng shabu. Naaresto na noong 2016 ng criminology graduate dahil din sa droga. Kabilang siya sa top 10 drug personality ng pulisya, ikalawa sa listahan ng Galas Police, ikasyam sa QCPD, habang ikaapat sa NCRPO. Nakakadismaya na may mga ganitong klase ng nagpaplano pa na pumasok sa serbisyo para ano, gawin bang kung ano man ang plano niya sa pagpasok niya sa PNP. Nakuha sa mga sospek ang 15 gramo ng umano'y shabu na may street value na 102,000 pesos, 130 gramo ng marijuana, halos 5 gramo ng kush, at mahigit 150 tablets sa umano'y party drugs. No comment po. Wala po akong alam. No comment po. Nagluluto nga lang sa baba eh. Tapos dumating sila eh. Pinuhasas na ako eh. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Patuloy na inaantabayanan ang paglaya ni U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Mula sa Camp Aguinaldo ay ite-turnover siya sa Bureau of Immigration para i-deport. May update si Darlene Tai. Darlene? Susan, nananatiling mahigpit yung seguridad dito sa Camp Aguinaldo kung saan nakapiit pa rin hanggang ngayon si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Kahapon ng umaga, formal nang natanggap ng Bureau of Corrections o BUCOR ang kopya ng absolute pardon na pirmado ni Pangulong Duterte. Matatanda ang ginawaran ni Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon si Pemberton na pumatay kay Jennifer Laude noong 2014. Ito ay kahit mahigit 5 taon pa lang ang kanyang nabubuno sa 10 taong sentensya sa kanya. Noong Lunes, inumpisahan na ang documentation kay Pemberton. Isinailalim siya sa mugshots, kinuna ng fingerprints, at sumailalim sa swab test bilang bahagi ng protocol. Kahapon, tumulak na rin papunta dito sa Camp Aguinaldo ang mga taga-BUCOR. Hawak nila ang release order galing kay BUCOR Director General Gerald Bantag. Ayon sa BUCOR, agad ito turn over sa Bureau of Immigration si Pemberton, oras na mapalaya siya mula sa kustodiya nila. Sabi naman ni Justice Secretary Menardo Guevara, inaasahan niyang sa weekend o sa susunod na 2 araw matatapos ang pagproseso sa paglaya ni Pemberton. Ngayong araw din, nakatakdang magkaroon ng indignation rally sa Commission of Human Rights. Ang mga magpoprotesta, magdadala raw ng toilet bowl o inodoro, simbolo kung paano pinatay noon si Laude na sinakal at sinubsob sa toilet bowl ni Pemberton. Simbolo rin daw ito ng umano'y pagbabasura sa hustisya. Susan, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang makapagbigay sa atin ng konkretong detalye kung anong oras eksaktong susunduin si Pemberton at kung saang lugar siya dadalhin. Hanggang ngayon ay naghihintay pa tayo ng makaragdagang impormasyon o detalye tungkol dito. Yan ang unang balita mula rito sa Camp Aguinaldo. Darlene Kay, Buong Puso para sa Pilipino. Binawi na ng NTC o National Telecommunications Commission ang frequencies at channels
na naka-assign sa ABS-CBN. Base sa desisyon ng komisyon noong September 9, pinunto ng NTC na wala ng prangkisa mula sa Kongreso ang kumpanya. Kaya hindi na maaari mag-operate ang ABS-CBN ng television at broadcasting stations saan man sa bansa. Bukod sa kanselasyon ng kanilang prangkisa, ibinasura na rin daw ng Korte Suprema ang petisyon ng ABS-CBN na pigilan ang kanilang closure order dahil daw rito nawala na ng pribilehyo ang ABS-CBN para mag-install, operate at maintain ng radio broadcasting station sa bansa. Kinansela na rin ng NTC ang lahat ng provisional authorities at certificates of public convenience ng network at dinismiss na rin ang lahat ng pending applications at petitions ng ABS-CBN. Inihintay pa po namin ang pahayag ng ABS-CBN tungkol dito. Nakaranas ng masamang panahon sa ilang lugar sa bansa kahapon, narito ang unang balita. Malakas ang ulang naranasan sa Coronadal City kahapon. Ang ilang sasakyan sa General Santos Drive, kinailangang magbukas ng ilaw para makita ng kasalubong na sasakyan. Ang iba, lalo na ang mga motorsiklo, minabuting tumabi na lang sa kalsada upang hindi madisgrasya. Ayon sa PAGASA, localized thunderstorms dahil sa intertropical convergence zone ang naranasang pag-ulan. Ganito rin ang panahong naranasan sa Southern Quezon at Bicol Region. Bukod sa malakas na pag-ulan, nakaranas din ng pagkidlat at pagkulog. Nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente, lalo na sa mga nakatira sa mga flood at landslide prone area, na mag-ingat. Pasado alas 3 kahapon naman ang nakaranas ng masamang panahon sa Quezon City. Hindi naman ito nagtagal. Yan ang unang balita. Darlene Kai, Buong Puso, para sa Pilipino. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga puso, bukod po doon sa low pressure area na nasa Maya East ng Bicol Region, isa pang bagyo, pero ito nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan din ng PAGASA. Nakita yung nasabing bagyo sa layong 2,010 kilometers dyan sa may east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa Batanes yan, mga kapuso. Pero ito, nasa may Pacific Ocean yan. Huli namang nakita yung LPA na nasa loob ng PAR, ang layo lamang 135 kilometers east ng Dirac, Catanduanes. Sa wind map ng Metro Weather, hindi po inaasahan na papasok ng PAR yung bagyo at patungo yan ng Japan. Hindi pangkaraniwan yan, mga kapuso. Ha? At mababa naman ang chance ng lumakas pa. Itong LPA, makikita nyo, halos wala na yung sirkulasyon niya sa mga susunod na araw. Pero ngayong weekend, asahan pa rin ng thunderstorm dito sa Metro Manila. Lalong-lalo na, mga kapuso, pagdating ng hapon at gabi. Pero bago mag-thunderstorm, magiging maalinsangan sa 39 degrees Celsius. Maghapon namang may chance ng ulan sa Southern Luzon bukas, lalo na Bicol Region at Mimaropa. At ito ay dahil doon sa epekto ng LPA. Pagdating sa hapon, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Luzon. Paalala, mga kapuso, yung mga nakikita niyong kulay orange na yan, yan po yung mga intense thunderstorm sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon na pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Sa Linggo, sa hapon na makakaranas ang pag-ulan, ang malaking bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Northern Luzon at Central Luzon. At muli ha, may mga intense thunderstorm lalong-lalo na pagdating sa hapon. Maging I am ready naman ng mga taga-Visayas dahil maghapon ang ulan, bukas yan, araw ng Sabado. At may mga malalakas na ulan sa Negros Provinces at dyan sa Mepanay Island. Pagdating ng Linggo, uulanin ang malaking bahagi ng Visayas. Pero yan, mga kapuso, pagdating na po ng hapon, mga thunderstorm yan. At muli, may mga malalakas na ulan dito sa Mepanay Island at Negros Provinces. Sa mga taga-Mindanao, buong araw na ulan sa may Zamboanga Provinces, dito sa may Sulu Islands, maging sa Caraga Region. Sa hapon, may mga thunderstorm ka sa malaking bahagi ng Mindanao at muli, mga kapuso, maraming malalakas na ulan sa iba't ibang lugar sa Mindanao na magdudulot ng mga pagbaha at landslide. Sa Linggo, walang halos ulan sa umaga, maliban dyan sa may Sulu Islands. Sa hapon muli, mga thunderstorm yan, may mga malalakas, Davao Region, Soxargen, maging dyan sa may BARMM. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Pinatay sa labas ng kanyang bahay si dating Pamplona Negros Oriental Vice Mayor Kent Divina Gracia.
duguan at lupaypay na si Divina Gracia ng ibaba mula sa kanyang kotse kung saan siya pinagbabaril ang mga salaring nakamotorsiklo. Politika ang isa sa tinitingnang angulo ng pulisya sa krimen. Napag-alamang tatakbo muli si Divina Gracia sa pagka-vice alcalde sa taong 2022. At sa pagtapos ng state of calamity dahil sa COVID-19 sa September 15, matatapos na rin daw ang pribilehiyong walang limitasyong libreng coverage ng PhilHealth ng dialysis session. Kaunin yan at ibang issue, makakausap natin si PhilHealth spokesperson Ray Balenya. Mr. Balenya, si Igan to. Good morning. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapanood. Okay. Gusto ko lang malaman dito sa pagpapatupad ng Bayanihan 2, ano? At tayo nasa pandemic pa. Pwede mo ma-extend yan, yung unlimited coverage ng dialysis season o session? Well, Igan, ito yung matamang pinag-aaralan ngayon dito sa amin, sa PhilHealth. Kaya ang sabi nga po namin sa mga nakaraan ay maglalabas tayo immediately no, ng advisory o bulletin patungkol po dito. Mm-hmm. At ito dapat manggaling sa Malacanang, tama ba, Ray? Well, yung pagdideklara, syempre, ng state of calamity, ay yan ay talagang sa mga otoridad yan. Mm-hmm. Yung umiiral ngayon na state of calamity ay sa bisa ng proklamasyon ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. So, under normal na circumstances, ilan po ang limitasyon ng dialysis session na sinasagot ng PhilHealth sa kanilang member? Well, sa kasalukuyan po, ang atin talagang maximum number of sessions na covered po ng PhilHealth kada taon, Igan, ano? Ay 90 sessions. 90. In fact, ito ay originally 45 sessions lamang. Uh-oh. Pero noong bandang 2015, nagpa siya ang PhilHealth na gawin itong maximum of 90 sessions at ito'y malaking tulong namin na sa mga dialysis patients. Pero pag sapit ba ng September 15, natapos na ba ng member yung 90 sessions na yan? Doon sa mga nagsimula, Igan, ng kanilang dialysis sessions early in the year, ano? Sa mga pagtaya, kung ang isang pasyente ay nagda-dialysis ng tatlong beses kada linggo, oo, ay mga bandang July, no? Ay sinasabi na na-exhaust na nila yung kanilang 90 session. Mm-hmm. Kaya dahil nga ang state of calamity, yung proklamasyong ito ay nagsimula noong Marso. Yung mga nakapagsimula earlier in the year, no, at mga July na exhaust na nila. Uh-oh. Yung mga excess, no, of the 90 session, ang lahat ng yun ay covered, no, at yan ay babayaran ng PhilHealth. Kahit biyan September 15 umabot o hindi na? Kasi sa ngayon ay tali tayo, Igan, doon sa proclamation ng state of calamity at oo, ito ay nilinaw no na hanggang September 15 lamang. Oh, kasi kunyari bagong nagpapadialysis lang siya, inabot siya nitong state of calamity at hindi niya natapos yung siyam na po. Mm-hmm. So yung natitira na aabutin ng September 15, magbabayad na siya. Ay, kung hindi pa siya nakaka 90 at na-lift na no yung state of calamity ng September 15, tuloy pa rin 'yon hanggang siya ay mag-90. Tuloy. Okay, good. Uh-oh. Okay, yung nakapagbayad naman, maaari bang maka-reimburse yung dialysis patient sa session na 'yan? Ay, tama ka, Igan. Lahat ng mga qualified na mga sessions na binayaran po nila ay maaaring i-file ito sa PhilHealth at babayaran po namin ito. Okay. Teka, Ray, tanong ko lang, ano, magkano ba ang bayarin dyan sa dialysis para meron tayong alam na paghandaan ng mga member? Well, sa pagkakaalam ko, Iga, ng per session, ang sinasagot ng PhilHealth dyan ay, kung di ako nagkakamali, between hanggang 2,400. Mm-hmm. Okay. Pakisagot na lang ito, lumulutang rin yung issue ng anomalya sa reimbursement naman ng COVID-19 test. Kahit raw po kasi hindi nag-avail ang isang miyembro ng COVID-19 testing package, nagre-reimburse pa rin ng ilang laboratories. Ito ba yung naimbisigahan nyo na? Well, nagpapasalamat kami kay Congresswoman Bernadette Herrera D, no? Uh-oh. Na ipinahayag niya yan sa isa sa kanyang privilege speech sa nakaraan. At dahil dito, hihingi kami ng detalye ng kanyang report para properly ma-action na namin ito. At talagang kung mapapatunayan na may mga pasilidad, no? Na gumagawa niyan. Bawal yan, Igan. Oo, oo. At may katapat na consequences yan, disiplina, doon sa aming accredited facility.
Okay, eto habol namin, paano yung nakapagbayad na noon at ngayon lang nalaman na pwede palang i-reimburse? Ano pwede nilang gawin? Well, linawin ko muna, Igan, yes. Ano? Kasi doon sa mga nagpa-test, ang sagot ng PhilHealth sa ating mga pakete at dapat wala silang co-payment, wala silang dapat binayaran na anuman nakasama na sa pakete on testing, ayun lamang mga kababayan natin na kasama doon sa mga subgroups na dinefine ng Department of Health, no, na priority sa testing. Mm-hmm. Kung yung kababayan natin ay pasok dyan, ano, ay maaari nilang i-reimburse. Ano-ano yan? Sino-sino yan, Ray? Well, marami na ito, no? Subgroups A to J po ito, no? Okay. Igan. Siyempre, kabilang dyan, yung mga healthcare workers natin, kahit okay. Yung indirect, no? Mm-hmm. Kayo ngayon, sa latest iteration ng DOH, ay kasama na kayo na nasa mass media. Ah, okay. Okay. Sana, Ray, ma-extend ito, no? Habang naghihintay kayo dyan at nag-aabang din yung mga member, kailangan ito. Marami na wala ng trabaho na member ninyo. Batid namin yan, Igan, kaya nga talagang ang bagay na yan ay matamang pinag-aaralan at umasa po tayo, no? Na ito po ay ma-extend. Okay, maraming salamat, PhilHealth spokesperson, Ginoong Ray Balenya. Isang panukala ang inihain ni Senate President Tito Soto na layong obligahin ang mga opisyal ng gobyerno na magsumite ng medical certificate taon-taon. Sa ilalim ng panukala, magiging required na ang public officials na magpasa ng medical certificate at lab results na magpapatunay ng kanilang kakayahang tuparin ang kanilang mga tungkulin. Kailangan daw isumite ito bago April 30 ng kada taon. Saklaw ng panukala ang mga inihahalal at itinatalagang opisyal ng gobyerno, mga empleyado, permanent at temporary staff, pati na pulis at militar. Sakaling maisa batas, matitiyak daw na nasa magandang kalusugan at walang itinatagong sakit ang mga taga-gobyerno. Mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Plaza Miranda at Quiapo Church. Magkaiba na ang entry at exit points para masunod ang physical distancing. Live mula sa Quiapo, may unang balita si Mai Bermudez. Mai? Susan, nagpapatupad na ng mas mahigpit na seguridad dito sa loob at labas ng Quiapo Church matapos magkaroon ng problema sa physical distancing noong nakaraang linggo. Maaga pa lang, dagsa na mga deboto ng Poong Nazareno para sa unang misa ngayong Biyernes. No face mask, no face shield, no entry. Naiintindihan naman ito ng mga deboto. Dahil para sa protection din, papasok na daw kami. Di tulad noong nakaraang linggo, mas mahigpit na ang seguridad. Bawal na ang magparada ng bisikleta at motorsiklo sa loob ng Plaza Miranda. Pwede po silang magpark dito sa gilid, of course dito sa may Quezon Boulevard, pero they have to go to Villalobos, doon sa may Quinta. Doon sila iikot, ma'am, kasi dito ang entrance natin, ma'am, sa side na to. Sa Villalobos Street o sa mismong tapat ng main entrance ng simbahan lamang ang entry point ng mga dadalo sa misa. Maaari namang lumabas ang mga deboto sa kaliwat kanang bahagi ng Plaza Miranda. Ito'y para maiwasan ang pagkumpul-kumpul ng mga tao. Pagpunta nila dito, kung maaari, kung wag na sila magdala ng mga bata, which is bawal naman din talaga. And yung mga sasakyan po, mga motor, like mga bike, hindi po makakapasok dito sa loob ng plaza. Kaya we advise na wag na lang sila magdala ng mga sasakyan. Sa ngayon ay nagpapapasok lamang ng unang 100 deboto sa loob ng simbahan at patuloy pa rin ang pagpapatupad ng minimum health and safety protocols dito sa misa sa Quiapo Church. Yan ang unang balita mula rito sa Quiapo, Maynila. Mai Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Showbiz chika, pinasilip ni Rachel Ann Goh sa kanyang home away from home in London. Sa kanyang house tour vlog, ipinakita ni Rachel ang ilang bahagi ng kanyang dream home come true o dream come true home with her hubby Martin Spies. Ipinagmalaki pa ni Rachel ang periwinkle-colored door na siya raw mismo ang nagpintura. Pati na ang patterned tiles sa sahig na siya rin daw ang naglagay. Lumabas din ang pagkaplantita ni Rachel dahil may halaman ng iba't ibang sulok ng kanyang bahay.
May abangan pa ang fans sa house tour saga ni Rachel dahil inaayos pa ang second floor ng kanilang bahay. Ang taray ng saga yung house tour. Ganda! Igan, 2,000 piraso ng party drugs ang nasamsam ng Bureau of Customs sa Clark International Airport sa Pampanga. Nabisto sa X-ray ang mga droga. Tinatayang nasa 1.6 million na pesos ang halaga ng mga nasabat na ecstasy. Nanggaling daw ang shipment sa Britanya. Dahil turnover na sa PIDEA ang mga kontrabando. Arestado ang 3 drug suspects sa Caloocan na dati nang nakulong dahil sa droga. Ang mga suspects sinisisi ang pandemic sa illegal na gawain. Darito ang unang balita ni Mai Bermudez Exclusive. Parang walang kadala-dala ang tatlong ito matapos maaresto sa buy-bust operation sa dagat-dagatan Barangay 14 sa Caloocan kagabi. Droga ang kaso noon, droga na naman ngayon. Ginawa ang operasyon sa bahay ng target na si Alfredo Boyose, kung saan umiskor ang police asset ng 12,000 pisong halaga ng shabu. Nang magkapalitan ng item at pera, dito na umentra ang mga pulis. Naaresto rin ang dalawang pangkadil ni Boyose, sina Rodrigo Dayana at Joseph Sison. Sa liit ng lungga ni Boyose, di mo iisiping may apat na taong kayang magsagawa ng transaksyon doon. Nagkalat din ang gamit na foil sa sahig. Katwiran ng mga naaresto, nagka-pandemya raw kasi, kaya balik sila sa pagtutulak. Nagtrabaho po kami sa construction, sir, nung apat na taon. Eh, nag-lockdown, sir, wala na kami nagtatanggap ng trabaho, hindi kaya. Pinasok po ulit, sir. Gano'n lang po ako dito, nakikisira lang po. Ano po, sir? Nakikisira lang po ako dito. Kanina po yun, sir, nakuha? Hindi ko po alam, sir. Ayon sa mga otoridad, miyembro umano sila ng Oni Drug Group. Sa ngayon, under follow-up tayo dun sa boss nitong nahuli natin na si Alfredo. Nang sa ngayon ay baka sakaling mahuli natin yung pinanggagalingan ng kanyang binibintang droga. Maliban sa biniling item at buy bust money, nakumpiska rin sa suspect ang nasa 120 grams ng shabu na mahigit 800 piso ang halaga. Yan ang unang balita. Mai Bermudez, Buong Puso para sa Pilipino. Sa Mandaluyong naman, arestado ang 3 suspect na sangkot umano sa droga. Ang isa po sa kanila tumakas at nakasakay pa ng taxi. Narito ang unang balita ni Bam Alegre Exclusive. Nagpumiglas hanggang makatakas sa mga pulis ang drug suspect na si Jose Glenn Perez. Agad siya nakapara ng taxi. Pero na makita ng driver na nakaposas ang suspect, dinala siya nito sa pinakamalapit na presinto. Dito, hindi na niya naitanggi ang pagkalulong niya sa droga. Nakuha sa kanya mahigit 13,000 pisong halaga ng shabu. Sige na po ako sa misyo ko. Magbago na po ako. Ilalang tulak sa Mandaluyong City. At nakakuha po tayo ng mga impormasyon base doon sa ating mga nahuhuli rin na siya na po yung nag-assume ng mga pagtutulak dito kasi yung mga marami na rin pong pusir tayong nahuli. Sa isa namang buy-bust operation, dinakipang magkaibigang si Neric Barba at Jenny Lou Palminico na aktuhan sila nagtutulak ng 5.5 grams ng shabu na may street value na 37,400 pesos. Hirap lang siya ng buhay. Hindi ako napag-aral eh. Yung ating kapulisan dito sa Mandaluyong ay patuloy pong pinapaigting ang operasyon natin sa droga. Lalo na po yung nagtutulak. Yung sinasabi ng ating CPNP na kinukonsider nating high value targets. Para po maibsan po natin yung supply ng droga na pinapasok po dito sa city ng Mandaluyong. Bam Alegre, Buong Puso para sa Pilipino. Huli kam, ang pamamaril sa isang lalaki sa Paranaque ng mga nakamotorsiklong salarin. Tinitingnan ng pulisya kung may kinalaman nga ba ang krimen sa ilegal na droga. May unang balita si Mai Bermudez. Sakay ng motorsiklo ang dalawang salarin na nagpaulan ng bala sa kanilang biktima. Matapos ang nahuli kam na pamamaril, nakatakbo pa sa loob ng katabing drugstore ang biktima.
Wala pang pagkakakilanlan ng biktima na dala lamang noon ang kanyang bisikleta at isang brand new TV. Hindi rin siya residente sa lugar, ayon sa kapitan ng Barangay Baklaran. Pinili to talaga ng biktima na makasurvive talaga siya. Merong nakapagsabi na di umano na ito'y taga-Pasay. No? Pero kung tatanungin dito sa Barangay Baklaran, hindi po siya taga-Barangay Baklaran. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, 7 empty shells sa 3 deformed slugs ang natagpuan sa crime scene. May tama ng bala sa dibdib, braso, binti at tagiliran ng biktima na hindi na umabot ng buhay sa ospital. Inaalam pa raw ng Paranaque Police ang motibo sa pagpatay. Isa na rito kung may kinalaman ng krimen sa illegal na droga. Yan ang unang balita. May Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Isang OFW na umuwi ng Negros Oriental ang nagpositibo sa COVID-19. Sa Pampanga naman po ay isa sa ilalim sa swab test ang mahigit 500 vendor sa palengke matapos makapagtala ng kumpirmadong kaso. Narito po ang unang balita. Para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa Guagua, Pampanga Public Market, isinailalim sa swab test ang mahigit 500 nagtitinda roon. 20 vendor na kasi sa palengke ang nagpositibo sa virus. Isa ang namatay. Dahil nga rito, isinira na noon ng 2 linggo ang palengke. Nagpositibo sa COVID-19 ang isang OFW mula Qatar na umuwi sa Negros Oriental. Ayon sa Provincial Health Office, negatibo naman ang pasyente noong ipaswab test pagdating ng bansa. Pero posible raw na nahawa siya bago makarating sa probinsya. Asymptomatic naman siya at naka-isolate sa Negros Oriental Provincial Hospital. Pansamantalang isinara ang Hall of Justice ng Butuan City para sa disinfection. Wala namang nagpositibo sa mga empleyado sa gusali. Pero nais lang daw ng mga hukom na makasigurado na ligtas ito ngayong dumarami ang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Dahil sa lockdown at para na rin maiwasan na madapuan ng virus ang kanilang mga pamilya, hindi na muna umuuwi ang frontliner sa Datu Halun Memorial Hospital sa Bonggao, Tawi-Tawi. Nagtayo na lang muna sila ng mga tent kung saan sila pansamantalang naninirahan. Tatagal ang lockdown sa bayan hanggang September 14. Sa tala ng DOH, may halos 250,000 COVID cases na sa buong bansa. Mahigit 58,000 pa ang active cases o nagpapagaling pa. Mahigit 186,000 naman ang gumaling at umabot na sa mahigit 4,000 ang namatay. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Nagsimula nang dumalaw ang ilan nating kababayan sa Manila South Cemetery dahil isasarado nga yan sa darating na undas. Tulad sa Manila North Cemetery, mahigpit ang health and safety protocols na ipinapatupad doon. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James? Igan, good morning. Isa rin itong Manila South Cemetery sa mga sementeryo na sarado sa undas bilang pag-iingat sa COVID-19. Lahat ng sementeryo sa lungsod ng Maynila, pribado man o pampubliko, ay pansamantalang sarado mula October 31 hanggang November 3. Alinsunod yan sa utos ni Manila Mayor Isko Moreno. Ang Manila South Cemetery, bagamat matatagpuan sa lungsod ng Makati, ay pamahalang lungsod ng Maynila ang namamahala. Mahigpit ang health and safety protocols na pinapatupad sa mga dadalaw. Kinakailangan nakasuot ng face mask at face shield. Sabi ng mga nakausap ko na regular na dumadalaw sa kanilang mahal sa buhay, mag-a-adjust na lang daw sila ng petsa ng pagpunta sa sementeryo sa undas. Naiintindihan din naman daw ng mga caretaker ng mga puntod ang desisyon ni Yorme. Si Mang Nestor, 15 taon ng caretaker ng mga puntod dito sa Manila South Cemetery. Para sa akin, mas maganda na rin. Dahil kasi iniiwas tayo ng ating mayor sa mga ganyang pandemic. At pag ano naman, pag halimbawa sa singilan naman, nagbabayad naman minsan pag may pera. Ano ngayong pandemic, sigurado hindi makakabayad ng buo. Dadalaw na lang kami ng before o kaya after ng 31 para hindi ano. Kasi, yun nga, sasarado raw eh. Okay lang naman yun. Sa
Samantala, Igan, maaaring dumalaw dito sa Manila South Cemetery mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At mahigpit yung health protocols na pinapatupad, tulad na lamang nakikita nyo dito sa entrada, may mga nakalagay dito na pangkuha ng body temperature at kinakailangan din na i-disinfect yung mga kamay. 25 hectares po yung lawa nitong Manila South Cemetery. At kapag libing naman ay papayagan na makapasok yung mga sasakyan dito, yun nga lang ay kinakailangan na masunod yung physical distancing dun sa mga makikipaglibe. Yan muna unang balita mula rito sa Manila South Cemetery. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Ngayong araw, magsasagawa ng kilos protesta ang ilang grupong tutol sa pagtatambak ng dolomite sa Manila Bay. At may unang balita live si Bam Alegre. Bam, anong grupo yan? Igan, good morning. Kasalukuyan nagsasagawa ng kilos protesta dito sa kahabaan ng Baywalk. Ang grupong pamalakaya, isang grupo ito ng mga mangingisda at ilan din mga aktivista rin para irehistro yung kanilang pagtutol dito sa pagtatambak ng ikang ay white sand o dolomite, na mga dinurog na dolomite dito sa Manila Bay. Nagsimula yung kanilang programa around 7 a.m. doon sa may Raso Lyman Park, at idinaan nila sa pagjogging yung kanilang pagpoprotesta hanggang sa makarating sila rito sa park malapit doon sa mismong proyekto ng DNR. Ang ilan sa kanilang mga contention ay hindi naman sila tutol sa natural na rehabilitation ng Manila Bay para maibalik yung marine resources. Pero hindi raw sana yung ganitong artificial, at kumbaga marami pa raw inuuna bago ang issue ng COVID-19 pandemic. So ito, ongoing yung kanilang pag-express ng kanilang mga sentiments. At ito'y mabilisan lang daw at sinubukan nila magkaroon ng distancing habang patuloy yung kanilang programa. Ito ang latest mula rito sa Baywalk. Bam Alegre, Buong Puso para sa Pilipino. Arestado sa entrapment operation ang isang babaeng bugaw umano sa Lawag City, Ilocos Norte. Narito ang Ronda Provincia. Sa isang hotel, nagkabayaran ng 1,500 piso para sa dalawang babaeng umano'y ibinubugaw. Ang dalawang biktima, edad 20 at 21. Ang suspect, 21 anyos lang din. Dinala na ang dalawang biktima sa DSWD para sa counseling. Agad namang sinampahan ng reklamo sa piskalya ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Sa Marinduque, walang habas na pinagtataga ang isang kabayo at tatlong baka. Ayon sa may-ari ng mga hayop, posibleng napagtripa ng kanyang mga alaga. Wala naman daw kasi siyang kagalit. Isa sa mga baka ang tuluyan ng pinatay dahil sa matinding sugat na tinamo. Hirap namang makalakad ngayon ang dalawa pang baka at kabayo. Isang truck naman ang nabangga sa likod ng isa pang truck sa NLEX southbound sa bahagi ng Mexico, Pampanga. Kwento ng driver na si John de Guzman, nakaidlip siya at nagising na lang nang matumbok na ang sinusundang truck. Matapos matumbok ang sinusundang truck, sumadsad pa siya sa damuhan sa gitna ng NLEX. Nagtamo ng mga sugat si De Guzman. Ang natumbok namang truck ay hindi na huminto. Yan ang unang balita. Darlene Kai, Buong Puso para sa Pilipino. Samantala, para na rin pong pangalawang magulang ang mga lolo at lola, lalo na para po sa mga ulila na. At ngayon pong mas vulnerable sila sa sakit na COVID-19, paano nga ba natin maipapakita ang pagpapahalaga sa ating mga lolo at lola? Yan po naman ang Street Hit It ni Bam Alegre. Sina Lolo Virgilio at Lola Virginia, pangalan pa lang tila mag-soulmate na. Magkatawang nilang pinalaki ng buong pagmamahal ang apo nilang si Jovi Arnoco, kaya kahit yumao na sila, nakatatak daw ang mga aral na iniwan nila sa apo. Yung maging palakaibigan, maging honest po sa lahat ng bagay, tapos yung tumupad po ng mga pangako. Ang best friend ni Jovi na si Norman Nicolas, pinalaki ng lolo niya matapos maagang maulila sa ama. Pumanaw man ang lolo niya noong 2011, hindi siya kailanman malilimutan. Yung mga tinulong niya po sa amin, na kahit hindi niya po kami totally na anak, tinuring niya po kaming tunay na anak. So, malaking bagay. 1987, nang unang ipagdiwang sa Pilipinas ang National Grandparents Day. Ginugunit tayo ito tuwing ikalawang linggo ng Setyembre. Ngayon na harap tayo sa pandemya, mas kailangan pangalagaan ang ating mga lolo at lola dahil kabilang sila sa mga itinuturing na vulnerable sector. At sana hindi lang tuwing Grandparents Day, kundi sa bawat pagkakataon habang nariyan pa sila. Ito ang Street Hit It, Bam Alegre, Buong Puso para sa Pilipino.
Samantala, paintings para makabili ng laptop ang diskarte ng isang estudyante sa Catanduanes. Kakaibang bisikleta naman po na imbento ng isang caretaker sa Guimaras. Habang ang ilang mga OFW rumampa, suot ang kanilang mga resibo. Narito po ang unang balita. Kakaibang beauty pageant ng sinalihan ng mga OFW na ito dahil ang kanilang gown gawa sa mga naipong resibo ng kanilang mga pinadalang pera. Yan ang kanilang hashtag, Resibo Challenge. Ang ilan sa kanila mayroon pang matching corona at sash. Feel na mga OFW ang pagrampa, suot ang kanilang resibo gown. Kwento ng mga kababayan nating OFW sa Stand for Truth. Patunay daw kasi yan ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang pag-iipon ng resibo, mainam na gawin daw ng mga OFW para kapag nagka-problema, may pruweba. Agaw pansin naman sa social media ang bisikletang ito, nagawa sa kahoy. Hirap ngayon ang karamihan sa pagbiyahe kaya naisipan ni Mang Jennifer Cabaya na taga Guimaras na gumawa ng sarili niyang bisikleta. Mayroon naman daw siyang motorsiklo, yun nga lang wala siyang lisensya, kaya bike na lang daw, tipid na may exercise pa. Sariling sikap naman para makabili ng laptop ang isang IT student at tattoo artist sa Catanduanes. Dahil matumal daw ang mga nagpapatattoo sa kanya ngayong pandemya, ibinebenta niya ang kanyang paintings para ipambili ng laptop na gagamitin sa online class. Pati ang dalawa niyang kaklase, balak na rin niyang bilhan. Yan ang unang balita. James Agustin, Boom Puso para sa Pilipino. Kasunod ng absolute pardon ginawad ni Pangulong Duterte kay Joseph Scott Pemberton, makausap natin ng abogado ng pamilya ng biktimang si Jennifer Laude. Ngayon naman ay makapanayam natin si Attorney Rowena Flores, ang abogado naman ni Pemberton. Attorney Flores, good morning. Good morning po, Egan. Opo. Nabanggit niyo sa akin na Friday, no, baka makalaya na. May mga kulang pa ba sa proseso o kumpleto na at talagang asahan na yung paglaya niya ngayong araw na ito? Anong oras po, Attorney? Ah, hindi pa po siya makakaalis sa araw na ito. Mm. Opo. Kasi po, kailangan pa niya ng NBI clearance. So, kukunan po siya ng fingerprints sa kanang picture ng NBI today. Pagkatapos ko, kung meron pa pong mga requirements yung Bureau of Immigration, hindi ko po alam. Uh-huh. Pero isa pa pong nagdi-delay, yun pong resulta ng COVID test sa kanya. Okay, so tapos na ang Bucor sa fingerprinting at saka pagkuha ng litrato, pati pala NBI, ganun din. Opo, kasi po yung Bureau of Immigration nagre-require ng clearance from NBI bago po siya palayain. Kahit ang immigration may deportation order na? Opo, isa nga pong requirement para ma-execute ang isang deportation order ay yun pong NBI clearance. At ngayon, to make sure po na yung tao, wala na pong ibang kaso sa Pilipinas bago nila paalisin. Opo. At ngayon, nadagdagan pa ng COVID-19 test. Opo. Uh-huh. Okay, yung proseso, Attorney Flores, paano ba? Mula Camp Aguinaldo, sino po ang sundo sa kanya at saan na siya dadali? Diretso na siya sa airport? Iyon po ang pagkakaalam po. Mm-hmm. Tapos, anong sasakyan niya papunta ng ano? Hawaii ba o Guam? Ah, military aircraft po. Ko po sigurado kung Hawaii or Guam. Opo. Okay, reaction po ng kampo ni Pemberton, ng inyong kliyente na hindi karapat dapat tumanggap ng pardon itong si Pemberton? Absolute po yung power po ng presidente natin na magbigay ng pardon. Uh-huh. Nagbigay naman po siya ng magandang dahilan kung bakit niya ipapardon si Pemberton. Sabi niya, medyo magulo nga po yung batas na GCCA, yung IRR po dyan. Opo. So, walang katapusan na debate po yan kung hindi siya ipapardon. Para pong lugi siya. Dahil walang nag-count po nung sa kanyang mga GCTA eh. Alam man pong umpisahan niya from day one yung pagkakulong just because walang na-assign sa kanyang magbilang. Kahit wala siyang application for absolute pardon, pwede ho yun? Pwede po yun. Absolute po yung kapangyarihan ng ating Pangulo. Sa pagbigay ng pardon. Opo. Okay. So maging kayo nagulat sa naging action na ito ni Pangulong Duterte? Opo, nagulat po ako at natuwa. Okay. Sabi po ni Presidential Spokesperson Harry Roque, dating abogado po ng pamilya Laude, ano? Posibleng
binigyan ng absolute pardon si Pemberton dahil daw mataas ang interes ng bansa gaya ng pagkuha ng bakuna ng COVID-19 sa Amerika. May kaugnayan ho ba yan, na attorney? Kung meron man po, wala po akong alam dyan. Hindi po ako kasama po sa mga usapan. Mm-hmm. So kung hindi ngayon marirelease si Pemberton, magwi-weekend ho eh. Kailan ho yung posibleng maging pinal yung proseso, Attorney Flores? Nasa Bureau of Immigration po yung bola, kumbaga sa basketball. Sila po yung gumagawa ng mga proseso ngayon para makaalisa. Saka po baka hintayin yung COVID test. Pero sa pagkakaalam ko po, yung RITM ang magte-test po. So, very busy po sila ngayon. So, 3 to 7 days pa raw po. So, earliest po, baka ngayon or bukas. Ah, okay. Aabangan na lang namin yan. Maraming salamat po. Si Attorney Rowena Flores, abogado ni Pemberton. Thank you rin po. Pinangalap na ang baby boy ni Dayang Medina at Rodjun Cruz. Meet baby Rodolfo Joaquin Diego III. Exactly 1:55 a.m. kanina ha, sinilang si baby Joaquin. Ang proud parents na sina Dayan at Rodjun, agad na binida ang kanilang baby boy sa Instagram. Like his parents, celebrity na rin si baby Joaquin dahil may Instagram account na agad siya with more than 9,000 followers. Congratulations, Dayan and Rodjun! Mahilig mag-matchy-matchy ang lang celebrity at ang kanilang kids. Kaya ang fab fashion at kakyutan, aba, times two din. Winning! Let's watch this. Ika nga, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang ilang celebrity babies papasang carbon copy ng kanilang mommies at daddies. Pero hindi lang sila twinning pagdating sa looks, kundi pati na rin sa kanilang mga OOTDs. Talaga nga namang mini-me version ni Ding Dong Dantes at Maren Rivera ang mga anak na sina Zia at Ziggy. Mula sa bestie sa beauty hanggang sa bungis-ngis personality, nakuha yun ni Zia sa kanyang mommy yan. Tingnan nyo naman, papasa na nga itong si Zia bilang mini version ng Jezebel at Darna. Samantala, hindi lang ang pangalang Jose Sixto ang namana ni Ziggy sa kanyang Daddy Dong, kundi pati na rin charm at good looks. Kitang-kita yan sa kanilang resemblance. Tila pinagbiyak na bunga naman ang mag-amang Ryan Agoncillo at Lucho. Mula sa long hair, facial features, hanggang sa eyeglasses, twinning ang dalawa. Namana rin ni Lucho sa kanyang Daddy Rye ang hilig sa sports at adventures. Marami ang nanggigigil sa cuteness overload ni Baby X, anak ng ating UH barkada na si Luandi at Carlo Gonzalez. Siyempre, hindi pa huli ang mommy and son tandem na may twinning OOT rin in their white terno. Kung pagkasa sa twinning OOT lang naman ang pag-uusapan, tapos na ang laban kina Regine Tolentino at 6-month-old baby Rosie. Fashion kung fashion ang mga OOTDs ng mommy and daughter tandem na gawa mismo sa Regine Tolentino Atelier. Talaga nga namang twinning is winning, gaya na lamang ng mga kapuso celebrity parent and babies na twinning hindi lang sa looks, pati na rin sa kanika nilang OOTDs.